Nag-breakfast na ba siya? Naubos niya ba? Oo, marami siyang nakain ngayon. Oo nga pala, malilate ako ng pag-uwi mamaya, ah. Linda, pwede bang dito ka ulit matulog? Pamilya namin. I know we're not perfect. Pero hindi kami masasamang tao. Sa tingin mo, kaya namin gawin ang lahat ng ibinibintang sa amin ni Celine na may kinalaman kami sa pagkawala ni Robbie. Hirap din naman para sa akin na paniwalaan yun, Amelia. Oo, pamilya na ang turing namin sa inyo. At saka yung kay Celine naman, wala naman siyang ebidensya eh. Puro haka-haka lang din naman yun eh. Nasasaktan din ako para sa pamilya niyo. Di naman ako naniniwala na magagawa niya yun sa amin. Pero kailangan ba talagang saktan ni Anton si Celine dahil doon? I know. Isa pa yun. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Anton. Kakausapin natin si Celine at saka si Anton. Alright. Nakapag-desisyon na ako eh. Bakit? Ilang taon ka na rin dito sa Hernandez? Personal yung dahilan. Celine, isa ka na sa pinakamagaling na nurse dito. Kailangan ka namin, lalo sa panahon ngayon. Halos lahat gusto na lang mag-abroad. Baka naman pwedeng pag-isipan mo pa. Pasensya na, buo na talaga yung desisyon ko. Sa Brad, kalma ka lang, ha? Gugulpihin ako ni Sam pag nalaman niyang hindi kita napigilan. Rin naman si Celine. Mali din naman talaga na pagsuspetsahan niya kayo ng ganun. Pero iniintindi ko yung anak ko kasi mahirap para sa kanya. Para sa amin.
Natanggapin na wala na si Robbie. Hindi ko din alam kung hanggang kailan niya dadalhin yung sakit na yun. Tapos malalaman ko pa na sinaktan mo siya, Anton. Hindi ko naman po sinasadyong saktan si Celine dito eh. Hindi ko rin ho kasi talaga matanggap na pinag-iisip mo kami na masama. Alam mo kung gaano kamahal ang anak ko, di ba? Siya lang ang meron ako eh. Sa lahat ng ayoko yung nakita na nasasaktan siya. At alam mo ang pinakamasakit sa akin, Anton, yung malaman ko na may ikaw pa yung nanakit sa kanya. Nabigla lang ho ako. Masakit din po kasi para sa akin na pinagbibintangan yung pamilya namin. Maniwala ko kayo sa akin, hindi ko talaga gustong saktan si Celine. Alam ko naman, Anton, na mahal mo rin si Celine. Pero hindi ko magugustuhan pag nalaman kong sinaktan mo ulit siya. Hindi na po magugulit siya. Sorry. Lahat ito gagawin ko para magkaayos kami ni Celine. Don't worry, Linda. I will make sure that this does not happen again. Walang sino man sa ating pamilya ang dapat masaktan ng ganito. Celine, nag-resign ka daw? Celine, please naman mag-usap naman tayo. Hindi pwede, naka-duty pa kasi ako. Celine, sorry na. Hindi ko naman sinasadya yung ginawa ko eh. Gusto ko kasi mapag-isa muna. Pwede ba yun? Ano bang pwede kong gawin para patawarin mo ko? Alam mo kung ano ang gusto ko. At alam ko rin na hindi magiging madali yun para sa'yo. Esensya ka na, magulo pa yung utak ko. Kaya huwag mo munang ipilit kung anong gusto mo pwede. Celine? Pasensya na, hindi naman sa nakikialam ako. Pero ako na rin ang humihingi ng tawad para kay Anton. Sana intindihin mo siya. Intindihin mo kami. Hindi ni naman kasi di ba madali na pinaghihinalaan niyo kami. I know that everybody's hurting, lalo na ikaw, pero... Wala naman dapat kasing masasaktan kung walang nangyari sa anak ko. Kung kasama ko lang ngayon ang anak ko. Marito. Yan ang habang sinasabi ko eh. I warned you so many times about Celine, pero hindi ka nakinig sa akin. Hindi ka... Ulitin ko ang tanong ko, Vergara. Baka sakaling hindi mo narinig. Sino yung babaeng kasama mo nung gabi yun sa St. John's? Sagutin mo naman ako. Mas makabubuti sa sitwasyon mo kung kausapin mo kami. Positibo kang na-identify ni Eman Salvador. Sagot, Vergara. Huwag mo ubusin ang pasensya namin. Timbog ka na, Vergara. Hindi ka maisasalba ng mga amo mo. Kung makipagtulungan ka sa amin,
Bababa pang kaso mo. Your son is really getting out of control, Ma. Ayun! Nagwala sa labas at nakita ng lahat ng staff yun. Baka lalong isipin ng mga tao na totoong ibinibintang sa atin. Paano na yung lahat ng pag-iingat natin? Paano na yung lahat ng ginagawa natin para protektahan ang isa't isa? Kung nagkakaganyan ang anak mo. Ma, baka si Anton pa maging dahilan ng ikababaksak nating lahat. Masyado lang naapektuhan ang kapatid mo dahil sa nangyari sa kanila ni Celine. Pero I'm sure hindi niya gugustuhin na maging siya ang dahilan sa pagbaksak ng pamilya. Oh, stop it, Ma! Lia, you're always defending your son. Of course not. Lagi mong sinasabi sa amin that we should stick together as a family para protektahan ang isa't isa. Paano mangyayari yun kung lagi ka na lang nagbubulag-bulagan sa lahat ng pagkakamali ng anak mo? Nagsasalita eh. Mabuti pa siguro, Herman. Umuwi na muna kayo. Ayan dyan naman si Sam eh. Pati sarado sa amin yung prangko na yan. Alam mo naman, wala akong tiwala sa mga boss nyo. Oo nga, makapatakasin pa nila yan. O kung hindi ba ligpitin. Tulad ng mga ginawa dun sa kumidnap kay Celine. Di ba pinatay ng mga pulis yun? Ay naku, hindi namin iiwan yan. Dito lang yan. Ayaw namin ito mauwi sa wala. Huwag na kayong mag-alala. Nasa bakura naman namin si Franco eh. Tsaka mamaya niyo, mapatrouble pa kayo dito. Bakit? Ano naman? Legal detention yung ginawa niyo. Hindi niyo kagad turn over sa police yung suspect. Ginapos niyo, binugbog niyo pa. Pag-ibig na tinaiwalang hanggang paalam. At habang magkalayo, pabalapit pa rin ang puso.